Ang lambot ng gulong ko sa likod, mga ka-Izor. Nag-wiggle yung gulong natin sa likod. Tangina, lambot. So mga ka-Izor, ilang PSI ba yung kailangan natin? Hindi ko alam. Like, ito na lang. Yan, sobra lang tigas. Mga ka-Izor. So mga ka-Izor, nakapagpahay na tayo ng ating gulong. Halos araw-araw. 6 months na ang flag. Napakatamad. Magpa-vulcanize. Putang ina mo, aso ka. Manatili lagi sa kanang bahagi. Nalilipunan ko yung Pirelli na gulong mga ka-Izor. Ilang araw ko na itong nadadaanan mga ka-Izor. Di pa nila nakukuha. So mga ka-Izor, yung kotse nakikita nyo. Ang daming tao mga ka-Izor, social distancing ba yun? Social distancing ba yun mga ka-Izor? So tingin nyo mga ka-Izor, ano bang meron dito mga ka-Izor? Wala atang COVID dito. What's up mga ka-Izor? Good morning sa ating lahat mga ka-Izor. So welcome back ulit sa aking YouTube channel na Project Izor. Nagbabalik na naman para sa panibagong project vlog. So for today's video mga ka-Izor, may pupuntahan tayong importante. Importante ito mga ka-Izor para sa akin. May kukunin tayong item. So mamaya nyo malaman kung ano yun mga ka-Izor. Kung sigurado, kung magugustuhan ko. Pundaway tayo sa ating meet up. May isip akong item kung magustuhan ko bilhin natin mga ka-Izor. Mamaya ko na lang sasabihin, mamaya nyo na lang malaman kung anong item yon mga ka-Izor. So habang tayo bumabiyahe, ipag-usapan lang muna natin yung panibagong topic o panibagong mainit-init pa to mga ka-Izor na balita. Nagte-trending sa Facebook. Nagkakagulo yung mga tao. Bakit ang bobobo? Bakit ang bobobo? Nung nakaisip nito mga ka-Izor, alam kong nabalitaan nyo na rin to. Ilang linggo na yung nakakaraan simula nung nakita ko to mga ka-Izor. Magbibigay lang ako ng aking opinion about dito sa pinatupad na naman na doble plaka. Doble plaka mga ka-Izor, tama kayo. Dinemo na nung nakaraang linggo yung panibagong plaka sa likod at yung plaka na nasa harap. Hindi ko alam bakit tinawag pa yun na plaka. Kasi mga ka-Izor, yung sinasabi nilang plaka sa harap sticker siya na dinidikit na maliit. Siguro alam niyo na mga ka-Izor kung saan nila dinikit yung plaka sa harap na sinasabi nila. Thank you. So mga ka-Izor, di ba kung saan nila tinatupad na ilagay yung sinasabi nilang plaka sa harap mga ka-Izor, na makikita daw ng napakalayo. Hindi man lang nila pinakita nung dinemo nila kung totoong makikita
yung plata mo sa harap. Ipapakita ko sa inyo yung larawan na nakita ko. Lagay ko na lang dito sa screen, mga ka-Izor. Kung sa inyo, kung kayo'y nagmumotor, kung ano rin yung magiging reaction nyo dito. Then mga ka-Izor, pati yung plaka sa likod, mga ka-Izor, pinalaki nila nga yung plaka, pero yung letra or numero is ganun din kalaki sa dating plaka, mga ka-Izor. So pinalaki lang nila yung frame, pero yung mga naka-indicate na numero tapos letra walang nagbago. So napaka walang kwenta na naman, mga ka-Izor. So late na ako sa kamitap ko, mga ka-Izor. Alas 9 na. Hindi ko pa alam kung saan yung pupuntahan ko, mga ka-Izor. Matagal talaga yung biyahe, mga ka-Izor, pag may hinahanap kang lugar tapos minsan mo lang mapupuntahan. So mga ka-Izor, ito rin yung larawan na nagpapatunay na walang pinagbago yung plaka sa likod, mga ka-Izor, doon sa mga numero o numbers na mga letra na nakalagay sa dating plaka. Yun lang ang aking masasabi sa doble plaka, mga ka-Izor. A few moments later. Simulan natin yung ating mapa, mga ka-Izor. So mamaya na lang, mga ka-Izor. So mga ka-Izor, malapit na pala ako. Mahirap talaga pag hindi mo pa alam yung pupuntahan mo. Mahirap maganap, parang ang tagal ng biyahe. Uy, Gayaman Bridge. Pero saan kaya yun? Mali ata yung na-search ko sa map. Sa mapa. Yung bridge ata yung na-search ko. Hindi yung lugar. Stop tayo dito, mga ka-Izor. Kuya, pwede magtanaw? Saan po yung barangay hall ng Gayaman? Diretso lang to. Salamat. Ay, kakanan pa to. Ah, sige. Salamat. A few moments later. Alright, mga ka-Izor, nakuha ko na yung item at nagustuhan ko, mga ka-Izor. So, pauwi na tayo, mga ka-Izor. Hindi ko na sa inyo pinakita yung item na nakuha ko, mga ka-Izor. Siguro sa next video ipapakita ko sa inyo kung anong item ito, itong nasa likuran ko. This is a surprise, mga ka-Izor. Bigyan ko pa yun ng clue, mga ka-Izor, kung ano yung item na yun, mga ka-Izor. Tagal kong pinag-ipunan. So pampapogi yun, mga ka-Izor, ha. Itong item na to, mga ka-Izor, yun lang ang isang clue. Pampapogi. Siguro may nakuha kang idea. So undami na tayo sa ating bahay, mga ka-Izor. So mga ka-Izor, hanggang dito na lang ang ating vlog sa araw na ito, mga ka-Izor, about sa doble plaka na pinatupad. Sana na gusto nyo, sana ay napatapos nyo itong aking vlog ngayong umaga, mga ka-Izor. So yun lang, mga ka-Izor, hanggang dito na lang tayo. So huwag kalimutan mag-like, comment, share, subscribe, mga ka-Izor. Hanggang sa muli nating vlog, hanggang sa muli nating pakikita, mga ka-Izor. Ride safe palagi, mga ka-Izor. Peace, yeah. So ipapakita ko na sa inyo kung ano yung item na binili ko. So pag-uwi natin sa bahay, unboxing na natin agad. So ito nga pala yung sinasabi ko na pampapogi. Shoutout Trinkin Parts para sa print ng ating t-shirt. So ito na siya, mga ka-Izor. Ito na siya, mga ka-Izor.
maganda pa kayo? Kung ano to mga kaizor?